Magandang araw mga kakambing. Alam niyo ba kung ano itong dala ko ngayon? Ayan, bigat. O, diba? Nakita niya yan. Yan yung mga cuttings ng pine tree. Ito mga cuttings ng pine tree na to ay isa rin sa magandang alternatibong pagkain ng ating mga alagang kambing. Yan, nakita niyo, hindi ko na sinabit kasi tuyo naman yung lapag. At saka kanina pa sila kumakain. Ayan. Okay. Natutunan ko to kasi napanood ko dun sa ibang bansa. Sa YouTube napanood ko sa ibang bansa kasi gumagamit sila ng pine tree o yung talagang totoong Christmas tree kapag Pasko. Tapos, syempre, pagkatapos ng Pasko, tinatapon na lang 'yun. 'Di ba? O natutuyo. Ngayon, merong isa dun na farm na nakaisip na meron pa lang pwedeng i-donate na Christmas tree kapag gamit nyo na yung inyong mga Christmas tree sa bahay, ibigay nyo na sa mga alagang kambing. Ayan. So, try ko ilagay yung link dito sa baba ng video description natin sa description box. Ayan. So, kaya ako sinare to kasi, syempre, dito naman sa Pilipinas, nakakabuhay tayo ng mga ganyang pine tree. Makikita nyo yan sa mga tabi ng bahay, sa mga likod ng bahay. Meron na kasing nagtatanim yan sa halagang 1,000 pesos pababa, makakabili ka na ng puno niya na pantanim. Ayan. Napaganda niyan kasi hindi siya sensitive. Mabilis siyang mabuhay dito sa klima natin. Tapos, malaki talaga siya. Malaki kung lumaki. Tapos, ang kahoy niyan, maganda pang gatong. Ayan. Ginagawa ko naman, tinitrim ko siya. Paano ako mag-trim nun? Di sa baba ako nag-uumpisa para lumapad yung kanyang kahoy. No, yan. Ngayon, hindi ko na sinabit. Mas maganda sana ako sinabit ko kaso excited na sila at kailangan ko na isa pang kamay pambukas ng ating pinto. Ayan, kita nyo naman si Mama Brown, si Walter, si Hansel, lahat sila. No, hindi lang talaga makakain yung binubuli natin na kambing na siri. Nabigyan natin siya ng sarili niya. Ayan, pwede mo siyang ikat ng ganito gamit ang ating pruner. Ori, halika dito. Solo ka. Lagi ka nilang inaaway, no? Oh, yan. Sa'yo yan. Bibigyan pa kita. Okay? So, yan. Kahit yung binubuli natin na siri, gustong gusto rin ng dahon ng ating pine tree. O, bigyan pa natin siya ng extra. Palambot lang to. Kaya nga ng pruner. Pero kasi ako, ginagamit ko itak. Yan, o. Yan, ginagamit ko talaga itak para mas mabilis. Tapos kung gusto mo maganda yung cut sa kanyang puno, gamitan mo siya ng lagari pang pruning. So dito muna si Rin, mag-isa muna siya dyan hanggang sa maubos niya para naman ang sa ganun ay hindi siya mabuli o maagawan ng iba nating kambing. Yan, no, tingnan mo, pati si Mel hanggang sa pinakabatang kambing kumakain yan. Ayan. At yun, kapag wala kang maibigay sa yung kambing, pwedeng-pwede ito. Okay, so syempre, obserbahan nyo pa rin yung inyong mga kambing. Kasi baka akalain ng iba ay nakakasama. Pero tingnan nyo kasi, yung iba kala nila ang nakasama ay pagkain. Ang hindi pala nila nakita, talaga may sakit na yung kambing na pinakain nila. So dito naman, makikita nyo, lahat naman sila ay matatakaw. Wala namang may sakit na kambing dito sa akin. Meron pang buntis, oh. Yan, buntis. Anim ang buntis ko dito. Anim nga ba sa dalawa? Siri, tatlo. Apat si Rosa. Lima si Ganda. Anim si Robin. Ay, pito pala. Buntis din si Yodora. Okay, so pito yung buntis ko na kambing na kasama kong pinapakain nitong ating pine tree. Ahon ng pine tree. O, pag may nakunan dyan, di update ko kayo. Diba? Pero matagal na po ako nagpapakain na ganito. Kapag wala ako maibigay sa aking mga alaga. Pasyalan nyo rin pala yung nakaraan kong video. Meron akong video dyan kung saan pinakain ko sila ng cuttings ng dragon fruit. Ayan, yung dragon fruit ay okay na okay yan na pagkain ng mga kambing natin kapag wala tayo mapakain. Yung dragon fruit na yan, hindi yung prutas ha, yung cuttings. Ayan, lalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo kung paano ko ito ipinakain sa aking mga alaga. Okay? So yun po, maraming salamat po muli sa inyong suporta. At sana po patuloy nyo suportahan ang channel natin na Teacher Farmer Ali at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Ingat kayo!